Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang pag-uusapan natin. Ayon sa isang deputy coach ng PBA guest team na Bay Area Dragons na si Bill Tomlinson ay pupwede nga daw na makapaglaro overseas itong si Junmar Fajardo. Tila na pukaw talaga ang isa sa mga assistant coaches ng Bay Area Dragons sa talentong taglay ni Junmar Fajardo. Ayon kay Bill Tomlinson ay he is a big who can play anywhere. I can see him playing in Europe, playing in the NBL in Australia or wherever. He holds his own anywhere. He is going to be a handful. What can I mag English? At totoo naman talaga ito ano, Junmar is the best center in Southeast Asia and probably one of the best centers if not the best in Asia. What can I mag English? At talagang kapanipaniwala naman talaga itong scouting report ni Coach Bill Tomlinson dito kay Junmar Fajardo. Si Coach Bill Tomlinson nga pala ay isang Australian coach na bago pa ito maging isa sa mga assistant coaches ng Bay Area Dragons ay isa din sa mga head coach ng Australian National Team. At nang tanungin pa ito tungkol kay Junmar Fajardo matapos itong maiuwi ang kampiyonato sa Game 7 ng Philippine Cup at manalo ng Best Player of the Conference at Finals MVP ay sinagot niya ito nang he has a very soft hands and he is very relaxed when he gets the ball in the post. That's the European style. He shows down, he has a soft touch with his hands, can step out and shoot it. He reminds me of the European style of center. Walang intindi ito, Pilipit ang dila nito. Dagdag pa niya na kahit nga daw yung ibang player ng San Miguel at TNT ay pwedeng makapaglaro overseas. Oops, teka, huwag kang magsalita ng ganyan coach. Baka mapakinggan nila ay lumaki ang ulo at maglaro na lang din overseas. Kaya parinig ka ng parinig. I think they can play in any league. I look at some of the players from both teams, they are very good. San Miguel has height and speed. I think they can play just about anywhere. Those top teams are well coached and they have talent. And they play their style extremely well. Naku, hindi yata nakarating kay coach yung balita na muntik ng masibak itong si Coach Leo kung di sila magcha-champion. Pero buti na lang, sila yung nag-champion. Binibuenas pa itong si Coach Leo, ano? Yung kay Coach Jot naman ay yung pagpapatalsik ng mga Pilipino fan sa Gilas. Ay, sa bagay, pag PBA nga pala, magaling naman yan. Pero sa PBA lang yun ha, pag sa Gilas kasi, parang langaw, hinahabog ng mga tao. Ayon din kay Coach Bill Tomlinson ay na-impress din siya sa larong ipinakita ni Poy Eram. There are some good bigs, number 7, who plays with talk and text. He got thrown out of the game. I was disappointed because I love watching him play. He has so much passion and vigor. At bilang PBA guest team this coming PBA Commissioner's Cup, sinabi ni Coach Bill Tomlinson na inaasahan niya ang tapatang Junmar Fajardo at Liu Chuan-Sing na ayon din sa kanya ay bagamat napakalaking diferensya ng height ng dalawa ay hindi niya nakikita na magiging advantage ito ni Liu Chuan-Sing sa mga big man natin dito sa PBA. Ganito kasi yun mga chong ano, tingin ko naman ay totoo naman yung mga sinasabi niya about kay Liu Chuan-Sing at sa ating mga Pinoy bigs. Yung mga big man kasi natin, sanay na silang undersize eh. Sa mga international games, sa mga import-laden conference na mas malalaki sa kanila yung mga imports. Kasi nga, kagaya ng mga unos at pagsubok na dumadating sa atin, dinidiskartehan natin yan. Walang imposible sa ating mga Pinoy. Kasi tayong mga Pinoy, matataba ang mga utak natin eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So tuloy tayo mga chong ano, sinabi niya din dito na a Filipino bigs is probably not a Chinese big, but they are big, they are strong, and they have a way of playing, as it might be hard to guard us. It's hard for us to guard them because they are very skillful. O diba, tama yung sinabi ko, a Filipino big is probably not a Chinese big. Mali kasi yung thoughts niyo sa aming mga Pinoy eh, medyo hindi nga kami pinagpala sa laki, pero yung tigas naman at performance. Oh my God! Wow! Kaya huwag nyo kaming ikumpara sa mga inchikbeho. Hoy! Di, joke lang ha. Coach Aldin, may isa pa o dalawa pang trades na mangyayari. Bong Quinto, gustong makuha ni Coach Aldin? Ayon sa isang insider ay meron pa nga daw isa o dalawang trades na patuloy na pinag-uusapan ngayon na medyo malaki naman talaga ang posibilidad na mangyari ang mga trades na yon. Dahil sa kinakailangan ni Coach Aldin yung mga most trusted soldier niya, way back college days pa. At take note mga chong ha, hindi naman ito gagawin ni Coach Aldin kung ikakasama ng team. Yung Aljun Melesio kasi, kahit pa second rounder yung na-drop siya sa PBA, yung talent nun pang first round pick, kaya lang bumagsak sa second round dahil sa height niya na 5'8". Na usually ay malaki talaga ang advantage ng mga bigger guards, especially sa point guard position. Dahil bihira kasi yung mga maliliit na point guards na magagaling dumipensa na gaya nila LA Tenorio at Gio Halalon.
Parang sa NBA, 'di ba, yung Isaiah Thomas na sobrang galing sa opensa. Eh hanggang ngayon, wala pa ding permanenteng team. Kasi nga, nagiging liability sa depensa dahil 5'9 lang siya eh. Eh diba sa NBA matatangkad talaga, kaya madalas talaga ang pinupuntirya nila ay itong si Isaiah Thomas. At ganun din syempre dito sa PBA. Nakagaya na lang ni RK Ilaga na 5'7 lang. So balik tayo sa topic mga chong. Since wala ngang clue na sinabi si Insider ay posibleng itong mga dati niyang naging player sa Letran, Lasal at UST ang mga kukunin niya. Gaya nila rin ang bata, Santi Santillan, Jeric Balanza, Jason Perkins, Renzo Supido, Kib Montalvo, Andre Caracut at Bong Quinto. Ito talagang si Quinto, ano talaga daw, tinatarget ng Converge ito eh. Kaso ang problema ay ayaw pa kawalan ng Meralco dahil maganda din talaga yung pinakita niya nung Philippine Cup, lalo na nung semis. Parang yung Alin Maliksi ang gusto nilang pakawalan instead na si Bong Quinto. Yung Kib Montalvo kasi, imposible kasing bitawan ni Chot Reyes yan eh. Loves na loves niya yan eh. Paborito niya yan eh. Kaya ay daw talaga napakakulang pa yan ni Chot. Nakikib daw ang forever eh. Pero the rest ng nabanggit ko ay posible talagang makuha ng Converge dahil nasa mga independent teams yan. Ay, yung Jeric Balanza pala, hindi pala independent teams yun. Taniman pala ng SMC yun. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Ah, taniman pala ng mga kamote. Pero dahil mababa naman ang value ni Balanza, hindi naman siya star, eh baka makuha din ni Coach Aldin yan. Pero yung Bong Quinto talaga ang 100%, kumbaga 100%, parang si Tarugo, ah Taguro pala, ang talagang tinatarget ni Coach Aldin Ayo. Ang problema ay yung ninanais na kapalit ng Meralco Bulls ay si Benedict Adamos, which is tinrade naman nila papunta sa Phoenix Super LPG kapalit ni Aljun Melesio. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page Marl Hoops, pakipollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye bye.